konting tutorial po tayo ngayon sa paggagawa ng burner. Ito po. So, ito po yung nipple. Ayan. Pinutol po natin yan. Kasi ito, mapupunta sa ilalim. Ayan po yung plano, yung hindi po dinaanan ng cutting. Ito po yung cutting. Kasi yung trans coupling po ito, hinati ko po. Ito. Kasi 45 ito, 45 mm, din hinati ko, so nagiging 22.5 na lang po. 22.5 mm. So, ayan po. Ayan. So, dito po yung cut. Ito po yung i-welding natin. 45, kung po ito? 45 mm. 45 mm po itong nipple. Tapos ito, nilagyan ko lang ng sobra. Ano po? Kasi ito yung mailalagay sa base. Ano po? Ayan. So, ganyan po yan. Then, ito, ang ihihinang natin. Ayan. Kung pansinin nyo, may gawang. Ito, parehas po ito sila na schedule 40. Ayan. Okay. So, ganyan yan. Ihihinang natin palibot. Ngayon po, pagkatapos nating ihinangin, huwag po nating babasain. Ha? Kasi kung babasain natin yan, titigas po yung bakal. So, hintayin po natin para ganun pa rin siya. Hindi po tayo mahihirapan sa pagbubutas. Ngayon, habang hinihintay natin na lalamig yan, magmamarka po tayo dito. So, paano po yung ginagawa ko sa pagmamarking? Para sigurado yung ano to, iwas po ng pagkabali ng ating ilbit. Siyempre kailangan natin gamitan ng panser, ano, papansiran natin yung kung saan yung perspective nabubutasan natin. So, ayan po, bali 8. Ayan. Ayan po yung sa gilid niya. Ilagyan po natin ng mga marka. Pinansar po natin para hindi po tayo pahirapan sa pagbubuhas. So, okay na po to. Sabay-sabay na lang natin. Ito pa ang susunod kong mamarkahan. So, ayan, mainit pa rin. So, ayan lang po natin. So, hintayin lang po natin yan. Ayan, habang pinapalamig natin, ito muna yung mga gagawin natin, yung mga base na ay base na. So, base. Mamarkahan po natin ito sa center para sabay-sabay po sa pagbubutas natin sa lahat. Napa. Ito po, malinis na. So, magmamarking na po tayo para sa pagbubutas. So, okay na po. Ayan. Sa twisted oil distractor ito, apat dito. Apat din dito. Ayan, apat sa palibot. Isa apat din dito. Sa second layer, third layer. 1, 2, 3, third layer. Then, ito na po yung tinatawag nating screener. Ano po? 8 po yan.
So ginagawa ko dito 2.5 mm ng drill bit, ito 2 mm tong dalawa, then 1.5, at ito naman 1.5, 1.5 po ito. Ayan. So, 8 dito, 8 din doon, 16. Plus sa gitna, 17. So, 17 na 1.5 mm. Then dito, 8 na 2 mm. At saka, 4 na 2.5. So, yun po yung pa natin. Salitan po yan, salitan po yung distance niya. So, ganun, i-welding. Pagkatapos po nating butasan ito, ihihinang po natin dito. Then, syempre, ito po yung konting kwan lang po. May mga nagtatanong kung bakit daw hindi ito yung nasa, yung inilalagay ko sa base. Kasi may napanood daw po sila na video. Mas prepared ko po ito. Mas prepared ko po na ito yung nasa nipple. Kasi ang reason is kung ito po yung ilalagay natin sa base at ito yung halimbawa ito na yung nipple, ito na yung kan natin. Ayan. Tapos kung maglalagay tayo ng ayan, halimbawa ito na yung nipple, ito yung nasa base. Pag maglalagay po tayo ng oil distractor, yung twisted oil distractor, ayan, pag maglalagay po tayo, siyempre ito yung bubutasan natin. Nakakasagabal po itong labi nito. At kahit na ilalagay natin doon, sagabal pa rin po itong labi nito. So, yun po yung bakit hindi ko ginagamit ito. Hindi ko inilalagay sa baba. So, ipapakita ko rin po sa inyo kung paano yung safety na paglilinis na hindi po naano itong ating nipple. Ano po? Itong threaded na ito. So, ito naman po ay kaya nga hindi ako gumagawa noon dahil wala pong schedule 40 dito sa amin na nipple. Kasi kung hindi schedule 40 ang gagamitin natin, sobrang nipis po. Standard po ito, makapal po ito. So, okay lang po ito. Ayan. Kaya iba-iba po yung preparation natin sa mga ganitong bagay. May kwan po tayo kasi yung ano to, kinukonsider kung bakit hindi ganyan ang prepared natin, bakit hindi direkta, bakit ganito yung ginagawa natin. Kaya nga po, titignan ninyo ay talagang maganda yung effect niya, lalo nung itin-twist na natin yung distractor niya, normal po yung apoy niya, hanggat may oil yan, normal po yung apoy, hindi po nagbabago. Tested ko na po yan. Yun po yung ginagamit ko. Kita nyo naman, hindi na po ako nagka-cut ng mga videos ko sa mga ipinapakita ko na klase ng apoy ng mga ganito. So, yan po. Ang dami pong mga version ngayon. Lakas nga. Pero, katagalan, humihina po yan. Hindi tatagal yung apoy niya. Normal lang yun. Pero, karamihan, kalimitan sa mga ganyan. Ang kwan po natin, ang concept po na hinahanap natin, yung maintain ang apoy. Hanggat pagsimula mo hanggang sa matapos, maintain po yung apoy. Yun po yung hinahanap ko. At yun po yung mga ginagawa natin ngayon. Kaya nga, hindi ako, sa kwan ako, hindi na po ako under ano to, trial, experimental po. Kaya, nagawa ko na rin po yung mababang chamber. Ayan, kaya ang dami ko pong pinalitan dito. Ayan po yung mga una noon. Wala na po yung mabababa. Hindi na po sold out sa akin itong mga ganito. Mayroon din yung mataas. Malalaman nyo na lang yan kung mayroon kayong mga ganyang klase ng mga chambers. Yung matataas, malalaki, maliliit. So, makikita nyo na rin po yung effect nyan. Ayoko na po magko-comment ng kwan yan. Kasi based on my experiment din naman na yung ginagawa ko, ang hinahanap ko po yung maintain na apoy. So, yung kailangan po natin na klase ng apoy sa pagluluto. Ano po? So, sa about naman sa mga ginagamit nating mga blower, ay konti naman lang pong diferensya yung mga ganyan. Ano po? So, ayon po sa ikakaluan ninyo, hinahanap po natin yung standard lang po na kailangan ninyo. So, yun lang po yung sa akin.
Kaya nga, iba-iba pa tayo ng pananaw sa paggagawa ng mga ganito. Iba-iba po yung mga dahilan natin, iba-iba po yung mga hinahanap natin. Ano pa, ayon lang po sa ikakaluan ng paggamit sa kayong sa tipid. Minsan nga, nakakatipid tayo, pero hindi naman maganda yung outcome ng apoy. Maganda nga sa simula, katagalan, iba na naman po. So, or ang ginagawa ko po, yung ipinapakita ko, pure oil po yan, used oils. Kasi karamihan, kailangan pag magdidisenyo tayo, yun ang used oil. Ngayon, gagamitan natin ng mantika, eh, di mas lalong gaganda yan, eh maganda na nga siya sa used oil. Hindi na siya humihina, maintain na po yun. Eh di mas maganda, mas maluwan kung gagamit pa tayo ng iba pang klase ng yung malilinis na used oil. So yun lang po. Ang ginagawa ko ay yung kailangan magagamit natin yung pinaka available na oil sa atin. Yung bang motor oil talaga, used engine ng motor oil. Yun po dapat ang dating fit po siya doon na klase ng apoy. Then kung gagamitan natin ng iba, ay mas lalo pang gaganda. So yun lang po. Okay, pagpatuloy po natin yung paggagawa nito. So ngayon, pagbubutas na po. Unahin po natin yung oil distructor. Ito yung pagbubutas natin. May ginagamit po tayong jig para hindi po tayo pahirapan. Makukuha natin yung precise na butas niya. So, tamang-tama po talaga. Tama yung slanting. Yan. Tama po, equal din po yung mga... At hindi rin tayo napuputulan ng drill bit pag ganitong ginagawa natin. Ano po? So, alam po naman natin na ang drill bit ay isang piraso lang. 50 plus shaping fee pa. Eh, talagang mabigat na rin po pag naputulan tayo ng isa. Yan. Kaya kailangan po natin ng proper talaga na pagbubutas. Yan. Yan po. Yan po yung oil distractor. Tapos na. Twisted na po yan. Ngayon, yung nasa gitna. Yan. Lahat po, may jig po tayo. Yan. Ganyan. So, ganito lang po yung gagawin natin. Ano po, sa pagbubutas. Kita nyo naman. Eh, talagang medyo mahirapan lang po tayo sa pagbubutas nito kapag yung tinatawag natin yung hand drill lang ang gagamitin natin. Mahirap po talaga yon. Samantalang dito ay may jig tayo at saka drill stamp yung gamit. Pagkatapos lilinisin sa natin yan, i-check natin yung tamang tayo ng slanting niya. Ayan. Then, siyempre, katatlo tayo magpapalit ng drill bit niyan kasi 1.5 yung nasa screen, yung tinatawag nating screener at saka yung pressure. 1.5 po gamit natin yung sa taas na. Kasi pag malaki po yung sa taas, siyempre, wala nang pupunta dun sa oil distractor natin kasi mahina na po. Kaya kung maliit lang yung butas natin sa top, siyempre, yung sobra nun, ibabalik niya doon sa twisted oil distractor. So, ganun po yung kanyan, yung concept niyan. Kaya, kailangan po yung tamang size ng drill bit at yung mga pagitan at saka kung bakit hindi po tapat-tapat para po yung distribution ng hangin ay maganda yung kanya, yung labas niya. So, ganun lang po. Yung ko natin dyan. Kasi nasubukan na natin yung tapat yung mga butas at saka yung hindi tapat yung mga butas niya na alam na natin yung mga side effect. Alam niya ng mga manggagawa sa mga nakapag-experience na ganyan. Yung iba naman sinusubukan pa nila. So ang dami pa nilang mga ginagawang paraan sa mga ganyan. Siyempre, okay lang din naman. But at least nag-discover sila ng
sarili na tulad ko rin, grabing discovery din, ano. Kaya nga, yung iba, pinapakita nila yung mga pagkakamali, maganda yon. Ako naman, ang ipinapakita ko, yung mga improvements, kung yung mga pagbabago, na paganda ng paganda po yung gawa natin. So yung mga bad experience ko, hindi ko na po pinapakita. Minsan, nakikita, tulad kanina, ipinakita ko yung mga ginawa ko na mga nasubukan na po natin yung mga maliliit na mga ano to, chamber, mababang chamber. So, minsan hindi ko na po ina-upload yung mga ganun. So, mabuti naman at ina-upload ng iba at, para ganun ay makikita nyo. So, ganun lang po. Hanggang dito na lang po.